Sumainyo ang Panginoon. Ang sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pakuri sa iyo, Panginoon. Noong marawang lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus, tinanong siya, "Anong pagpunto sa pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalaga ng utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na aming Diyos, siya naman ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ang ibang utos na hindi pa sa mundo. Tama po ko mo. Hindi ka ng sinima. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ang iba. Di man sa kanya. At ang umiinig sa kanya ng buong puso at buong pag-iisip at buong lakas at ang umiinig sa kapwa-bayan ng kanyang sarili ay hindi na mahalaga. Kaysa pagdala ng lahat ng mundo na sumusunugin at iba pang mga hain. Nakita na Jesus sa pagdalingan ng kanyang sagot. Kaya sinabi niya, palapit ka na magpapagulang sa mga pinagkakalala ng Diyos. At wala ang maaas pagkaroon kay Jesus mula naman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri na namin ang Panginoon Jesus Cristo. Buhay ko ba ang mga nangyayari ang sudan? Buhay na namin ang sudan. Buhay na namin ang sudan. Bahagi yun ako sa pinamamanin ng buong kagapal ang dakilang utos ng pag-ibig. Siguro sabihin niyo ay matal, alam na namin yan. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat at ibigin mo yung kapwa para ng iyong sarili. Pero yan ang buong muli natin pagkilalilala at sinasabi mo natin ay ng buong pag-iisip ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Hindi lang basta yung pag-ibig si Diyos. Kaya medyo may kagandahan ng pag-isipan ko ay buo. Kung isa sinasabi ng iba na kasi hindi ka lang diba ng pagmamahal sa sarili mo. Isang gano'n ang sinasabi sa atin, kapag tayo nalulungkot, tayo yung minahal namin, ay sobrang ang minahal. Ito ang sinasabi, magtira ka sa sarili mo. Dapat pa magtitira tayo sa sarili natin. Maliwanag ko yung sabi ni Jesus, no? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Kapag po sa larangan ng mga tao o mga bagay na nakita natin sa bibig, una ang Diyos, hindi nga po mo. Sabi ba, ng buo, hindi kalahati, hindi one-fourth, hindi three-fourth, mo para sa Diyos. Kaya kung isang sinasabi natin, kung pinag-ilala natin yung ibabelo ngayon sa araw na ito, maraming description na ibinigay doon sa pag-ibig sa Diyos. At isa lang description na ibinigay doon sa pag-ibig sa kapwa. Yung isang description na ibinigay lamang sa pag-ibig sa kapwa ay ibigin mo ang Diyos gaya ng iyong sarili. Bakit? Kasi, kaya bakit binigyan ng mahabang description yung pag-ibig sa Diyos, hindi na kami mahirap ang pag-ibig sa kapwa kung maliging maluwanag sa atin yung pamantayan ng pag-ibig sa Diyos.
Yun ang nais na binili ko ng konsilyo. Wala kang ikitira sa sarili mo. Kasi bakit? Buhay. Dahil buong puso. Kapag may ikitira ka, kulang na yan. May binawas ka na. Na dapat may ikitira mo sa Diyos. Kaya, medyo may kalimdaman. Kasi bakit? Ibibigyan mo ng buo ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi lamang bahagi ng buhay mo, ngunit ang kabuuan ng buhay mo. Kinakailangan na ito lahat ng ito ay maging bahagi ng pag-ibig sa Diyos. Kahit ito, yung pag-ibig mo sa kapwa ay bahagi lang ng pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mo yung hahatiin mo ang ito 3 points para sa Diyos, 1 point sa kapwa, hindi. Ang pag-ibig sa kapwa ay pagkakalo mo sa pag-ibig sa Diyos. Kasi ang pag-ibig mo sa kapwa ay isang pagpapatunay ng pag-ibig mo sa Diyos. Kaya ang pamamayan ay ang pag-ibig sa Diyos. Alam niyo, ang tayo, mayroon po ako nakausap. Sabi niya ay isang Muslim. Sabi niya, pato ay sa Jesus, hindi Diyos yun kasi ako, kasi he's only a messenger. Like Muhammad is a messenger. A messenger is not God. Messenger lang. Pero Muhammad is a messenger. Pero kasi, si Jesus, he is also a messenger. Pero hindi lang ako. Jesus is the message. So, iyo rin yung mensahe. Sa iyo naman, magdadala ng messenger. Kaya po si Jesus ay yun, messenger and the message of God. Kasi pare, Jesus Christ embodies, pinapagalit ng buhay ni Jesus kung ano ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Ipinapakita na pamapagitan ng aming Panginoon. Kaya kung bakit namin kalimutan, Jesus is not only the messenger, He is the message. At sa pag-usapin nito, ang message ng pag-ibig nito, we have to look at Jesus. Kaya nga, bahagi mo kung inyong maalala sa ginaayang ko ang simbahan ng Lord. The look of Jesus. To look the face of Jesus. It is the face of the Father. Ang mukha ng Jesus ay ang mukha ng Ama. At kung paano tayo kinakailangan magmahal sa Diyos, kinakailangan natin kilalanin natin si Jesus. At nakita natin sa kanyang pagpapalayo, hindi nagtitira para sa kanyang sarili. Lahat ay binigay niya sa Diyos. At hindi na lang minsan ang pagbibigay. Kasi buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, hindi lang minsan naibigay ko na po ang buong pag-iisip ko yun. Bukas hindi na. Buong na eh. The rest of your life. Kaya nga yung mensahe na ibigay yung Yesus niya ang hanggang
natatapos. Hindi natatapos. Kaya sabi ko, yung pag-ibig sa Diyos ay pamamahayag ng pag-ibig sa kapwa. Doon na mga natin kayo hindi yan. Yung awa na ibinigay ng alam na magpanawag ka sa iyong kapwa. Hindi lamang itong beses, kundi itong mga beses at itong punulit pa nito. Walang katapusan. Bakit? Kasi yun yung pamamahayag ng para sa Diyos. Hindi lang kayo. Ngunit, hanggang ka, magbibigay ka kasi mo. Buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Kaya, hindi na tapos. Hindi mo pwede sabihin, kaya ako tayo, pagod na ako. Hindi bahagi. Buo. Kaya, ang bahagi ng pag-ibig sa kusang hindi na namin sa aming tulaw na ipinahayag sa atin ng buong ni Papa. Sabi ko ang atin ay may noong kahirapan ng pamagkaya na ipinamamahig sa atin ng buong ni Papa. Kasi bakit? Kasi it is human. Na gusto nga itong magkira sa sarili natin. Yun eh. Makatao na magkira ka sa sarili mo. Pero, yung magbibigay ka ng buhay para sa Diyos, hindi gawa ko ng tao yun. Gawa ko yun ng anak ni Yahweh sa dahil. Gawa ko yun ng anak ng Diyos. Kaya kala ko makapagbibigay ng buhay maliwanag sa iyo natin. Ikaw ay binigha ng Diyos bilang kawalis ng Diyos. Kaya kung magagawa ang magbigay ng buo sa Diyos, sa pagkakaw ay katulad ng Diyos, katulad ni Jesus. Kaya, pinakailan naman. Kaya kung ako pa rin, kapag nga nasa iyo, hindi pala rin lugi ako, ha? Pag-ibig ng tao yan. Hindi pag-ibig ng Diyos yan. Hindi pa yung sinasabi ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng buong mong pag-iisip. Kaya kung kailangan natin, hilingin namin ang tulong ng Diyos. Kasi tayo ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Kung paano tayo ang makapagbibigay ng buong pagmamahal, hindi kaya ng tao yun. Yun lang ang makagawa at ang ila. Babalikin tayo sa pamagitan ng ating Panginoon ng si Kristo. Pero po, siguro sabihin natin ay bakit pa kinakailangan natin magsimba every Sunday. At sabi na namin yung pamagaya ay pinamahin ng mahal na gano'n ng Fatima na umaaraw ang kalimbal ng pamayanan ay magsimba araw-araw hanggang ang dalang ng umunyan. Bakit? Hindi para sa atin. Para ano? To savor the experience of God's giving himself. Upang maranasan ang wala ng dahil pagmamahal ng Diyos. Kasi bakit, ibang ang nangyayari kung iba yung pagbibigay ng bago ng isa. Ang pagbibigay ng Diyos. Yan ang sinasabi, ito ang aking katawan, kain mo ito. Ito ang aking ulo, inumin mo ito. And God is eternal. Eternal. At walang year or over the world, 24 hours a day, tuwing mayroong pagkuliwang ng panahon ng isa. Kaya saan ang makikaw na matulangan? Ha? Magsisimba ako, bakit? At kung kasi makikaw yung pagbibigay ng Diyos,
iyawin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buong na anak, ang ating Panginoon si Kristo, tuwing tayo ng iliwang ng banal na isa. Kaya, ginamit natin sa lapan ng buong kapag. Kung kayo ay nangihina, kayo ay nagsasawa pa. Pato, nanghirap ko rin ang mga nila, nasawa ko. Lumapit tayo kay Jesus. Humingi tayo ng lakas. Kasi yung kanyang pangamahal, walang tigil. Walang tigil. Walang pugna. Hindi nagpapay na. Kasi, ganun po yung nagmamahal. Ang tunay nagmamahal, you can't stop loving. Kasi, ganun kasarap ang pagmahal. E bata, nagbibigay. Masarap kayo, nagbibigay ka. Because you're in love. Kami naman yun, kapag kayo in love. Kaya na walang matira sa inyo. Pero God will guide you to the apart of our life. Hindi naman sa isang bahagi ng aming buhay. Hindi naman sa panahon ng aming kabataan. Hindi naman sa bahagi na kung saan ay pangkita natin na ibinibigito. Nais ng Diyos. It is so important. It is so precious. Halip, nais ng Diyos na maranasan natin every day of our life. Every day of our life. Kaya, ginagin natin sa araw ng Pugulo, Panginoon, tulungan mo ko pagmahal. Tulungan mo ko pagmakatulad ng pagmamahal ng inyong buktong na anak. Tulad ng pagmamahal ko na nagbigay ng inyong buktong na anak. Tulungan mo ko pagmahal ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa,